Okay, good morning everyone. So, welcome again sa ating subject, Structural Design 1. This time, atong diskutan ng design and investigation of T-beams. Now, ang T-beams nga atong diskutan doon is, ang approach ani is, I'm sure dili mo mag-lisod tungkol kay this is just similar to the analysis of a singly reinforced na beam. That is why, in terms of arrangement of reinforcement, I am sure you are all familiar na in terms of spacing, the minimum and maximum spacing of horizontal layers, so the concrete cover, so dili na ta maabot diha. Ari lang ta sa, ang ato discussion mo, ana lang sa, na, the area of reinforcement para madali. Okay, so and sa T-beams, nganong maka-analyze man ta or maka-consider man ta nga kana siya nga beam could be considered as a T-beam. So in the actual kaning floor system na to kani siya is composed of slab and concrete. So sa reinforced concrete is usually is monolithically or gipour ni ang concrete ani makasarah nga dungan ning beam og ang kanang slab. So sa to pa nagbond ning slab og kaning beam part niya. So muak po ni siya as integral kanang element or part sa slab is mada siya ini tayo mo bending atong kaninga beam no mo bend na siya na is part sa slab is mada niya muak is a matabang po siya sa compression na side sa atong beam. Okay, kabantay mo sa atong sa kuan atong analysis sa doubly o singly reinforced is ang atong i-consider is the ang atong i-consider is ang kanang rectangular section ra sa usa ka beam. But in the actual kaning top sa beam is diri pud ang top sa atong slab, di ba? Then money ang bottom sa slab. So pwede di ay nga ang code na specify nga kaning part sa slab at a certain distance from the face of the side of the beam is mutabang siya sa compression na part sa atong beam section. Munang ang mura na siya og T ang porma, di ba? So T beams ang analysis. Kung i-appeal na to sa analysis kaning compression kaning part sa slab, concrete na part sa slab. Okay, so tungod kay gi kuan man no? Gi-appeal man ni natong part, gi-appeal man nato ning sa tungod kay gi-appeal man ning kuano slab. Okay, kani slab the part. So meaning kung tanaw ninyo dako na ang compression nga area, di ba? Dako na kayo ang compression na area. Which is kung kabantay mo sa singly reinforced dapat under reinforced ya, so mas gamay ang capacity sa ang tension ang diri sa tension compare sa compression. So mo nang seldom ragyod ko mag T-beams ta. Seldom ragyod nga
mahimo siya nga doble reinforce. So singly reinforce ang ato ang kasagaran yun nga problems na to ani. So kani nga part we call this as the flange, okay? F L A N G E, flange. Mo nang duha na ka width ang atong gi consider ani. Kani sa babaw ang width ana is width of flange mo nang B sub F, okay? B sub F. Then kani sa ubos kani siya kani web na pod ang tawag ana. So kaning ubos kani siya width of the web. So B W web nga W E B. So B W. Anyway, naman na sa mga formulas na to niya, no. Pero mura gihapon from the top padung sa centroid sa atong reinforcement theory is D. Depth of compression block gihapon na, then the effective depth gihapon, no, ang D, then naagi po yung depth of compression block. So ang mausubraan ni sa analysis na to is ang purma sa purma sa atong concrete section o purma sa compression na ano nga ma-counteract sa atong tension. Then the rest is still the same. So muna ang TBMs. So kung diri sa Dupplin example, wala na siya isumpay diri, no, edge na ni siya sa kuano. So analysis ana L gyapon ang L na siya ang porma, dili na T. Pero kani nga section, so L na ang porma ng section, pero ang approach gyapon sa pag-analyze ana is L shape. So nagyapon tayo ko ano design and investigation ani, no, yung part. So let us kanang see the ano provision sa code. Importante lang. So paano? So muna siya analysis and design of T-beams with flange in compression. Because of the huge amount of compression concrete when the flange of a T-beam is in compression, this section is usually tension controlled. Okay? So extreme tension yields. So the compression block of a T-beam may fall within the flange or only or partly in the web. So pasabot kung kuan kung mo ni ang T-beams na to, T-beam. So di ba naman tayo depth of compression block nga A. Pwede nga ang A nga depth is pwede nga ano ang A is naara diri within the flange gani naara diri within the flange. Sorry. Naman eh.